bumansay, tumutugnad ang oras na para sa nababahon balita tungkol sa gamat teknolohiya sa bansa. Ito ang DOST Report. Magandang araw, Pilipinas. Ako po si Onin Miranda, ang inyong kapatid sa inyong babawid. Ngayon po ay April 2, 2021. At ang DOST Report po ay nakikisa sa komemorasyon ng Semana Santa ngayong taon. At habang ang marami po sa atin ay nasa kanikadalang mga tahanan ngayon, sana po tumutok po kayo sa ating programa. Dahil patuloy po ang Department of Science and Technology sa pag-atid sa inyo ng mga gandang balita mula sa mundo ng gamat teknolohiya. Kasama po ang nag-isang kalihim ng Department of Science and Technology, Secretary Fortunato Boy de la Peña. Magandang araw po si Boy. Magandang araw sa ating taga-subaybay online. Magandang araw sa iyo. Alamin po natin, sir, ang updates tungkol sa science and technology program sa bansa sa sektor po ng kalusugan, kabuhayan, kaisan at kinabukasan. Sek Boy. Ang una kong ibabalita ay sa kalusugan at ang una doon ay ang isang study na isinasagawa naman or pagkatapos na isang one-year project ng Research Institute of Tropical Medicine. Ang tawag dito ay Clinical Characteristics and Transmission Patterns of COVID-19 in Confirmed Cases and Their Contacts in the Philippines. Ano? Ito ay parang kapangalawa ng ating in-report last time. At ang kanilang report dito, ang mahahalagang initial findings ay 83.41% of enrolled cases presented symptoms. 83% presented symptoms. At ang 2.84 ang case fatality ratio. Ang pangalawa naman nating report sa kalusugan ay ang kontribusyon ng DOST, Industrial Technology Development Institute. Sila ay, alam naman natin, ginagamit nila ang kanilang 3D facility sa paggawa ng iba't ibang produkto, katulad din ng MIRDC, no, Metals Industry Research and Development Center. At ang kanilang nagawa ngayong linggo na ito, nakagawa sila at nakapag-deliver ng isang bulb-holding chamber, okay? Nung dati ang tawag dito ay diffuser at ito ay binigay nila sa ating Philippine Children's Medical Center para sa performance testing. At ito ay dinevelop ng ating MatDev team sa DOST ITDI at siya nga ngayon ay nandoon na sa Philippine Children's Medical Center. At yan ay sa pamamahala ngayon ng pag-trial niya ni Chief Respiratory Therapist Rigmor Rivera de Kiko ng PCMC. At sa kalusugan pa rin, ang atin namang DOST sa Central Luzon, Region 3, ay nag-launch na naman ang isa pang Community Empowerment to Science and Technology Project. At ito naman nga ay supplementary food feeding sa Ramos Tarlac. At ito ay pinili nila doon sa Ramos Tarlac ang 54 na malnourished children at ang kanilang package ng mga nutritious food ay may kinalaman sa brown rice at vegetable noodles made from vegetables like squash and malunggay. At ang 54 na yon ay mga underweight children at syempre titimbangin nila yan regularly. Okay, ang ika-apat naman ay ang isang proyekto rin na sinusuportahan ng ating Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technologies R&D or PSHERD at ang nagsasagawa naman ng kanilang mga eksperimento o research ay ang Industrial Technology Development Institute or ITDI at ito yung tinatawag na development of protein-rich foods from plants. Ang iba dito ay nanggagaling dun sa mga byproducts ng processing na ginagawa natin sa iba't iba nating mga raw materials. Ano? Halimbawa, yung mga prutas na ating pinoprocess ay may makukuha pa din dyang mga protein-rich food. At bukod doon ay siyempre meron din silang tinitingnan na mga raw material, vegetables for example, na makukuha na nila na magagawa nilang iba't ibang produkto na protein rich, ano?
So ito ay makatutulong sa ating mga farmers kasi yung mga dating hindi masyadong nagagamit ng mga raw material ay pwedeng magamit at ito ay pwede rin sila makagawa ng mga halimbawa yung mga ating pangkaraniwang kinakain halimbawa parang mga yung mga processed meat pero ito ay processed vegetable na lasa ding meat na magiging source ng protein. So maraming makikinabang dito ng mga industriya lalo na yung nagpo-process ng ating mga iba't ibang produkto mula sa farms na marami pang makukuha diyan na protein-rich material. Ang Food and Nutrition Research Institute naman ay nagsagawa o nag-submit ng mga recommendations sa ating mga legislators, okay, at sa ating mga LGUs tungkol sa mga teknolohiya na pwede nilang magamit para malabanan ang malnutrition. Alam naman natin na sa ating kasalukuyang kalagayan ay may tendency na tumaas pa ang malnutrition problem natin. Kaya ang ating DOST Food and Nutrition Research Institute or FNRI ay patuloy sa kanilang pagsasagawa ng pananaliksik at advocacy na rin para magamit yung mga teknolohiya nila na may kinalaman sa bagong mga produkto at ganun din yung pagkaplano ng mga meals, ang mga pag-procure at pag-store ng mga pagkain at syempre yung food safety considerations. Sa kabuhayan naman, ang una nating ibabalita ay updates mula sa ating DOST Metals Industry Research and Development Center, ang MIRDC natin, ay nag-develop ng mga prototypes ng mga food processing equipment at katulong din nila ang ating Industrial Technology Development Institute para dito at yung mga prototype na naisagawa ay inopen nila para sa licensing sa mga fabricators, local fabricators. Nang sa ganoon, ang ating mga food processors ay pwede nang maka-order ng kanilang mga equipment na kailangan dito, local, domestic made. Ano? Siyempre, kailangan din tayo makakumpit sa presyo sa mga imported, pero at least kung dito gawa, ay madaling makukuha at accessible. So, ang mga halimbawa ng mga equipment na kasama dito ay halimbawa na itong ginagawa ngayon ng ating isang kumpanya. Ang pangalan niya ay Jekar Machine Solutions na nandito sa Tandangsora, Quezon City. Maliit lang siyang metalworking enterprise na nagsimula noong 2010 pero lumaki na siya at sa ngayon ay engaged na siya sa production and commercialization ng ating water retort, freeze dryer, spray dryer, and vacuum fryer among others. Kaya ang mga orders for units of this equipment ay usually come from the National Capital Region. Hindi lang doon but from all over the country. Ano? Ang Forest Product Research and Development Institute naman ay tuloy ang kanilang pagtetesting ng kanilang mga na-develop na wine barrels para sa ating paggawa ng mga fruit wines. Alam naman natin na marami sa ating mga small and medium or micro and small enterprises ay engaged na ngayon dun sa pag-process ng mga fruit wines dahil nga sa napaka-abundant at napakadami nating iba-ibang klaseng fruits na pwedeng i-convert into wines. Ano? Pero ang importante ngayon dito ay pwede na nilang magamit yung mga na-develop na wine barrels na dinevelop ng ating Forest Product Research and Development Institute. In fact, nakakuha sila dyan ng intellectual property protection para dyan sa mga locally designed barrels na yan. At ang ginagamit nila ay ating mga local species, no? Hindi naman masyadong malaki ang ika nga ang makakain ng mga material dito, pero ito ay galing sa ating mga sariling puno katulad ng acacia, ng eucalyptus, ng santol at ng mangga. Okay? At meron din tayong isang programa mula naman sa ating DOST Mimaropa at ito ay ang kanilang pag-showcase ng mga technologies para sa kanilang tinatawag na technology bootcamp para doon sa gustong mga startup enterprises ano at ang tawag doon ay Romblomanon Researchers Startups and Showcase the Technologies na nag-participate ang siyam na startups mula sa Odiongan, sa Loo at sa Perol Romblon. Ipinakita nila ang kanilang mga
bagong innovations na pwedeng pag-umpisahan ng startup companies, ano? At ito ay ang tawag nila dito sa proyekto nito ay Romblon Geeks, ano? Considering na sila nga ay mga young people who have done innovations, ano? And ang kanila namang katulong dito na nagsagawa nitong technology pitching na ito para dun sa bootcamp sa Romblon ay ang mga sumusunod: ang Bayay Co-working Space Incorporated, ang Romblon State University, particular na yung kanilang Research, Extension, Development and Innovation Unit, ang local government ng Ojongan. At ang nanalo sa kanila doon sa pitching competition na yon ay isang technology na ang pangalan ay FinLit, F-I-N-L-I-T, okay? Which is a financial literacy digital platform that gives orientation in which financial experts could assist clients in becoming proficient at money management, no? So yan, at meron pa iba mga nanalo na iba-iba namang linya ng negosyo ang kanilang pinagsisilbihan or tina-target. Dito naman sa National Capital Region, ang kanilang pinagkakaabalahan talaga ay yung pag sasagawa na ng phase 2 ng kanilang pagtulong dun sa ating mga OFWs na nagsisimula ng technology micro-enterprises under the IFWDPH program. At ngayon ay simultaneous na nga yung kanilang implementation ng phase 2 para dun sa unang batch, at nagbubukas na rin sila ng another batch, ano, na magsisimula rin sa phase 1. At yung mga nasa phase 2, yan ay nakadistribute na po sa ating mga regions kung saan sila talaga mag-o-open ng kanilang businesses. So sinagawa lang yung phase 1 dito sa National Capital Region kasi karamihan naman nun ay mga virtual discussions and trainings and consultations. Pero pagdating na doon sa phase 2, ito ay doon ang gagawin sa kanilang lugar na kung saan nila itatayo ang kanilang negosyo. Kaya involved na ang ating mga DOST regional offices. Yan ang ating balita tungkol sa kalusugan at kabuhayan online. Maraming salamat. Maraming salamat po, Sec Boy, para sa unang bahagi ng inyong report. Marami pa kayong dapat malaman, kaya huwag kayo alis. Magbabalik pa ang DOST report. Narito pong muli, Secretary Boy, para sa pagkapatuloy ng DOST report. Secretary. Okay, so magtungo tayo sa kaayusan online. Ang una kong i-report naman ay galing sa Philippine Institute of Volcanology 21 via Zoom, at ang mga local executives na ito ay nanggaling sa Batangas City, Legazpi City, Puerto Princesa City, Iloilo City, Tagbilaran City, Cagayan de Oro City, at General Santos City and Zamboanga City na nag-commit na kanilang makikipag-collaborate sila sa ating PBOX in contributing, managing, and using information and technologies developed by DeoRisk PH para sa pag-assess ng mga hazard and risk in specific areas, specifically in those cities. Ito ay magiging napaka-kapaki-pakinabang para sa planning at evidence-based policy making ng ating mga syudad. At ang collaboration ito actually ay long-term commitment between those PBOX and those cities concerned to work together in compliance with the 39th Cabinet Directive issued on July 1st, 2019,
na sinasabing ang government ay gumamit ng GeoRisk PH in the conduct of hazard and risk assessment and to ensure sustainability of the efforts. So beyond this cabinet directive, through this memorandum of agreement, ang mga parties na concerned ay nag-agree na i-sustain ang research and development that may arise from the development of data standards and platforms. Ang isa pang may balita tungkol sa kaayusan ay ang ating DOST Advanced Science and Technology Institute. Nag-introduce sila ng bagong photo sharing application na ang pangalan ay KOOHA, capital K-O-O-H-A. Okay, so ang ating DOST ASTI actually ay nagkaroon ng media briefing at in-introduce nila ang isang newly developed photo sharing app called KOOHA. The app's name is coined from the Filipino word KOOHA, or to take or capture. At KOOHA enables real-time participatory photo and sensor data collection using mobile devices. The platform allows for data such as location, temperature, sound, network signal, humidity, luminance, among others, to be embedded in a photo, which can then be shared to a community wherein other users can view and react to the photo and gain access to the embedded data. Aaralin ko pa ito all in, no? Bagong-bago. Ang atin ng mga ITDI ay naging matagumpay sa kanilang paggawa ng research na actually ay joint research nila ito sa isang kumpanya, ano, na nagsasagawa ng mga actually ito yung mga raw material na ginagamit sa mga pasta, mga spaghetti at lahat. At ang kanilang ginawang research ay kung paano maaalis ang mga nitrates at saka phosphates na nandoon sa wastewater or effluent, no? Kasi siyempre kailangan bago mo itapon yung water or effluent ay hindi siya makakasira sa environment. Ang ang proyekto ito ay sinagawa under the Cradle program, ano, yung ating collaborative research to leverage Philippine industries. At yan nga ay medyo nagbibigay kami ng kontribusyon, ano, nag-a-agree ang isang kumpanya at ang isang research and development institute, at ang DOST mismo ay nagbibigay ng kontribusyon para sa research para ma-encourage sila na mag-partner. At yan ay isinagawa actually ng ating energy, environment and biotechnology division ng DOST Industrial Technology Development Institute. Sa kinabukasan naman, ang isang magandang balita natin ay galing sa Philippine Science High School System, na nagsabing ang sa pagsasagawa ng Philippine National Chemistry Olympiad for 2021, ang 20 medalya na ipinamigay ng sponsors, okay? Ito ay isinagawa noong March 19, at ito ang paraan para malaman kung sino ang magre-represent sa Pilipinas sa International Chemistry Olympiad na nagagawin remotely, no, sa Japan. Okay? At ang 18 sa 20 medalya ay nakuha ng Philippine Science High School, at sila ang magre-represent sa Pilipinas doon sa Japan sa International Chemistry Olympiad, 53rd International Chemistry Olympiad. Okay, hindi ko nababasahin ang mga pangalan, pero sila ay galing sa Central Mindanao Campus at sa Main Campus. Sa kinabukasan pa din, may balita pa rin tayo na galing sa Philippine Science High School. Ano, akatuwa naman sila, hindi lang sa contest, kundi sa pag-develop ng teknolohiya pro out of their research. Kasi sa kanilang senior high ay meron na silang talagang research courses na nag-develop sila ng mga bagong technologies at produkto. At ito nga, noong una, kung natatandaan nyo, ni-report natin yung teknolohiya ni Angela Palma na may kinalaman dun sa air conditioning system na makabago at innovative. At ito naman ngayon ay tatlong utility models na nakuha ng ating mga estudyante galing sa Philippine Science High School, Central Visayas Campus. Ito ay sa Argao, Cebu, ang location. At ang kanilang mga na-register na utility models ay ang mga sumusunod. System for determining NPK, or nitrogen, phosphorus, potassium concentration and ratio in soil. Isang technology yon. Ang isa pa ay ang organic cellulose nanofibers wound dressing. Okay, so ito ay may kinalaman sa health. At ang pangatlo ay ang method of producing organic cellulose
nanofibers. Okay, so babanggitin ko na siguro ang pangalan ng mga bata na naka-acquire ng utility model from our Intellectual Property Office Philippines. Okay, sila ay sila Rafael David Condor, si Kyra Jillian Namor, si Abby Conerose Therese Malana. Their applications were supported by our DOST Technology Application and Promotion Institute. At ang ika-15 nating balita ay actually galing sa National Research Council of the Philippines na ibinalita lang nila ang pagkakadagdag ng 4 na RD leader sa kanilang programa na siya tutulong sa mga institusyon na gustong lumakas ang kanilang research and development capability sa kanilang lugar. Ano? Ang 4 na bagong RD leads na kanilang in-appoint or designate ay ang mga sumusunod. Si Dr. Wilma Hurtada na maglilingkod sa University of Science and Technology of Southern Philippines sa Claveria, Cagayan. At ito ay may kinalaman sa food and health. Ang pangalawa ay si Dr. Blessy Badilla ng DOST Industrial Technology Development Institute. At ito naman ay may kinalaman sa materials development under the advanced manufacturing. At yung ang isa dito ay si Dr. Franco Tevez para naman sa Air Education Training and Doctrine Command at ang tutulungan ay ang Philippine Air Force. Okay? And ang pang-apat, at nandito ang magandang balita kasi kababalita lang na siya ay kasama na sa RD Lead, ay si Dr. Maripaz Perez, ang dati naming undersecretary na tutulong sana sa Negros Oriental State University. At ang malungkot ay ibinalita sa amin na pumanaw siya kanina umaga. Ang ating 16 na balita, last 2 sa ating kinabukasan ay ang mga sumusunod. Ang ating balita mula sa ating TAPI, Technology Application and Promotion Institute, na nag-report sa mga kanilang programa for innovation and technology support. At meron lang sila ditong mga enumeration ng kanilang mga bagong tinulungang teknolohiya para makakuha ng intellectual property protection at iba pang assistance. Ameliorant biofertilizer for a sustainable and profitable agriculture. Okay, using the invention microbial inoculants with extended shelf life and their preparation. Ang isa pa rin ay ang proyekto na method for cleaning stained tiles and toilet bowls. Basically, yun ang ating mga bagong tinutulungan na mga invention, tinutulungan ng Technology Application and Promotion Institute. At ang huling-huli sa ating balita sa kinabukasan ay maganda rin balita kasi dito ay pinaralangan natin ang mga graduating scholars natin sa DOST Science Education Institute. At ito ay parang pamamaalam sa kanila. Ito ang graduates, graduate sa 2021, no? Naka-expected silang magtatapos ngayong school year 2020-2021. Kaya nagkaroon tayo ng tinatawag na exit conference na sa ganoon naman ay alam nila ang kanilang responsibilidad sa ating bansa. Ang team ng conference ay Renewing Science and Technology Scholars Commitment to the Filipino People in the New Normal. Kaya lang kabuuan ng aking balita o nin para sa linggong ito. Maraming salamat. Maraming salamat po, Sec Boy, sa aming pong pagbalik. Pag-uusapan natin ang Food and Nutrition Research sa bansa kasama ang DOST Food and Nutrition Research Institute o DOST FNRI. Tatalakayin po natin ang tatlo sa kanilang programa, ang Expanded National Nutrition Survey, 45 Foods for Women of Reproductive Age, at ang Healthy Aging Program for Pinoy. Huwag po kayong bibitiw, mga kaibigan. Magbabalik pa ang DOST Report.
Kaya po yung nakatutok sa DOST report, ngayong araw pag-uusapan po natin ang mga pag-aaral na ginagawa ng Department of Science and Technology Food Nutrition Research Institute o DOST-FNRI para matugunan ng ating problema sa malnutrisyon sa bansa. Makakasama po natin sina Ms. Charmaine A. Duante, Supervising Science Research Specialist, OIC Nutrition Assessment and Monitoring Division upang talakay na expanded National Nutrition Survey. At si Ms. Abby Alpadrones, Senior Science Research Specialist, upang ibahagi sa atin ang isa sa programa ng DOST-FNRI, ang 45 Foods for Women of Reproductive Age. At si Ms. Hazel T. Lat, Science Research Specialist 1, Nutrition Food Research and Development Division, para ibahagi sa atin ang programa ng DOST-FNRI para sa Filipino senior citizens. Ang DOST Food and Nutrition Research Institute ay isa sa pinakakilalang ahensya ng Department of Science and Technology. Madalas natin itong napapakinggan sa mga TV at radio commercials na may kinalaman sa pagkain. Pero ano ba talaga ang mandato ng Food and Nutrition Research Institute? Yes po, sir. Maraming salamat po, Secretary De La Peña, at magandang araw po sa ating lahat. Ang mandato ng FNRI ay nakapaloob sa Executive Order No. 128 na pinirmahan noong January 13, 1987. At ito ay nag-uutos sa FNRI na una, magsagawa ng pananaliksik na tumutukoy sa katayuan sa nutrisyon ng buong mamamayang Pilipino patungkol sa problema sa malnutrisyon, mga sanhi at epekto nito at mga tugon sa problema nito. Ang pangalawa, upang bumuo at magrekomenda ng mga patakaran, programa at proyekto na tumutukoy sa malnutrisyon para sa pagpapatupad ng mga naaangkop na programa sa mga matutukoy na ahensya. At ang pangatlo, ipamamahagi ang mga natuklasan sa pagsasaliksik at mga rekomendasyon sa mga nauugnay ng mga ahensya o yung tinatawag po nating mga end users or stakeholders. So noong 1996, sa pamamagitan po ng isang executive order, ito naman po ay number 352, ang Philippine Statistical System or PSS ay nagtalaga ng dalawang survey sa FNRI. Una ay yung National Nutrition Survey na ito ay ginagawa tuwing ikalimang taon. So ang pinakauna na survey ay isinagawa noong 1978. At ang pangalawa ay ang updating of the nutritional status of the Filipino population. So ito naman po ay ginagawa in between ng dalawang NNS at or ikatatlong taon. So ang unang updating survey ay ginawa noong 1990 at ang pinakahuli po ay noong 2015. Ma'am, isa po sa gawain ng DOST-FNRI, alamin po yung nutritional status ng mga Pilipino sa pamamagitan po ng Nutrition Survey. At yung kauna-unahang National Nutrition Survey, ginawa po noong 1978. At sa pagdaan ng panahon, marami pong bagabago ang naganap. Kaya naman po noong 2018, inunsa naman ang Expanded National Nutrition Survey. Yan po mga ating alamin yung araw. Paano ba natutukoy ang nutritional status ng mga Pinoy? At Ms. Duante, ano-ano po ba ang mga components na bubuo sa Expanded National Nutrition Survey? Okay, salamat Sir Onin. So simula noong 2018, ang tawag sa National Nutrition Survey ay Expanded National Nutrition Survey or the ENNS. So binago po ang design ng survey upang makatugon sa pangangailangan ng national data kada taon for 3 years at ang datos ng 117 provinces and highly urbanized cities sa buong Pilipinas. Okay? So mayroon pong siyang na component ang ENNS. Ang una po ay yung sinasabi po natin anthropometry. So dito po ang pagsukat ng katawan. So ito ay taas, timbang, laki ng bewang at balakang. So dito po nalalaman kung ilan sa ating populasyon ang kulang sa timbang, taas, payat o sobrang mataba. So ang pangalawang component ay yung tinatawag po nating biochemical. So sinusuri ang dami na may kakulangan sa vitamin A,
iodine at ang may mga kondisyong anemia. The third is the clinical and health component. Inaalam ang dami sa ating populasyon na may mataas na presyon ng dugo, may mataas na level ng asukal, cholesterol, taba or triglyceride, yung sinasabi po nating good cholesterol, this is the HDL, at ang bad cholesterol, the LDL. So ito pa is sa dugo, no? And then yung dami naman po ng mga naninigarilyo, umiinom ng alak, at ang dami ng may kakulangan sa physical na aktibidad or physical activity. So ang mga nabanggit kong ito ay mga risk factors or sanhi ng NCDs or the non-communicable diseases. Ang pang-apat pong component ay itong tinatawag pong dietary. So tinutukoy dito ang dami at kalidad ng pagkain ng isang individual or at ang buong pamahayan or the whole household. Panglima ay yung pong food security. Nasusuri dito ang katayuan sa seguridad ng pagkain at antas ng sambahayan o individual, pati na rin po ang mga mekanismo at diskarte sa pagkuha ng pagkain or yung sinasabi pong coping mechanisms. Number six is yung government program participation. Nasusuri dito ang pakikilahok ng sambahayan at miyembro nito sa mga kaugnay na programa ng gobyerno patungkol sa nutrisyon at kalusugan. Number seven is yung socio-economic component. So sa component pong ito, inaalam ang edukasyon, hanap buhay ng mga kasapi ng sambahayan, pati ang yari ng bahay at iba pang mga kagamitan na pag-aari ng sambahayan. So ito pong mga impormasyon ay ginagamit sa pag-compute po ng sinasabi nating wealth index. Dahil po ang survey na ginagawa po ng FNRI ay walang direktang datos sa kita or income ng buong sambahayan. Number eight is the IYCF or the Infant and Young Child Feeding Practices. So ina-update po ang impormasyon ng mga pagpapakain sa mga batang edad 0 to 23 months or less than 2 years old. At ang last or pangsiyam ay ang maternal health. Natutukoy po dito ang kalusugan at nutrisyon ng mga ina na may mga anak na edad 3 taon pababa. So yan po sir ang ating 9 components ng ENNS. Yeah, Charmaine, ngayong panahon ng pandemya, limited ang mobility, paano nyo ginagawa ang survey? Okay po, sir. So, sa tinatawag po nating new normal ngayon, ang pagsasagawa po ng survey, ibang-iba sa dati po namin ginagawa. So, nung nakaraang taon, November 3 to December 3, ang FNRI po ay nagsagawa ng Rapid Nutrition Survey o yung pong RNAS. Sa mga piling lugar sa Pilipinas na may mataas katamtaman at mababang peligro ng COVID-19 infection upang malaman ang sitwasyon sa seguridad ng pagkain at pangunawa ng nutrisyon at mga serbisyong nagamit sa panahon ng pandemya. So itong survey po nito, itong RNAS, ay isinagawa gamit po ang pagtawag sa telepono. So tinawagan po namin ang piling miyembro ng sambahayan sa 9 areas, provinces or HUCs na napili po sa listahan ng 2019 ENNS. So kinrupo po ang mga areas nito, mga probinsya po ito at mga highly urbanized cities into low, medium and high risk for COVID-19 infection. So by island groups po, kumuha kami ng 2 areas sa Luzon, 2 areas sa Visayas, 2 rin po sa Mindanao at 3 areas sa NCR. So sa madaling salita po sir, gumamit po kami ng telephone interview po sa survey na ito. Ano naging resulta ma'am ng nutritional survey nitong panahong may pandemya? So ang survey lang naman po na nagawa during this pandemic ay yung RNAS. So ang reference period po nito ay simula noong March 16, yung pagka-declare po ng ECQ 2020 hanggang December 3, 2020. So yung mga pangunahing resulta po ng RNAS, una,
marami ang nawalan ng trabaho at 16.7%. At parehong dami rin po at 16.5% ang nagkaroon ng pagkakataon na magkatrabaho sa larangan po ito ng delivery services at agrikultura. Pangalawa, tumaas po ang dami ng sambahayang food insecure. So this is at 62.1% sa panahon ng pandemya kaysa doon po sa 2019 naming datos na kinuha po in 2019 ENNS. So wala pa pong pandemya noon. Ang amin pong nakuha ay 40.2%. So significant po ang pagtaas nito na naging 62.1% during the pandemic. So ang pangunahing dahilan kung bakit nahihirapan magkaroon ng pagkain ang sambahayan ay ang kawala ng pera para po sa pambili ng pagkain. So ito yung mga response na mataas at 22.1%. At karamihan po sa mga sambahayan ay nagre-resort po sa pangungutang para lang pagkaroon ng pagkain. So mataas po ito at 71.8% ng hihiram ng pagkain sa mga kamag-anak o mga kaibigan at 66.3%. At meron naman pong binabawasan ang pagkain ng ibang miyembro ng pamilya upang ibigay sa mga bata at 21.1%. So halos lahat ng sambahayan na na-interview po ay nabigyan ng food packs at 96.6% na nanggaling po ito sa LGU. At kalahati sa mga ito ay nakatanggap ng mahigit na 3 beses. Kalimitan ang laman po ng food packs ay bigas at mga dilatang pagkain tulad ng sardinas, corned beef at meatloaf. And then 62.9% po ng mga sambahayan ay nakatanggap din po ng tulong na salapi or cash assistance. And then 12.5% lang po ang nakatanggap ng tulong sa paggawa ng pagkain mula sa gobyerno or the food production. So, naiulat din po sa survey nito na ang Barangay Health Center ay ang pinakamadaling puntahan ng mga ina sa serbisyong pangkalusugan. So, yan po yung mga ilang results ng ARNA. So, kung nais po ninyong malaman pa ang kabuang resulta ng mga survey na isinasagawa ng DOST-FNRI, pakibisita po ang aming e-nutrition website. So, i-type nyo lang po yun. Lalabas na po yung e-nutrition website. Nandun po yung aming ginamit na mga PowerPoint presentations during the fora. Yung aming po facts and figures at ang iba pa pong mga detalye na patungkol po sa survey. Ayun. Alright. Meron po ba, ma'am, nasusundak ba matapos po natin malaman ang resulta ng survey? Okay. So, ito po, pagkatapos po ng collection, of course, we process the data, inanalyze po ito, nag-generate po ng results, and then, binahagi po namin ito, ang mga resulta nito sa pamamagitan ng mga forums, fora. So, sa panahon po ngayon na medyo limitado po ang galaw, so it is via digital platform, kalimitan po ay via Zoom. So, iniimbitahan po namin ang mga representative po ng mga LGUs na nakasama po sa survey. So, mga partners and other stakeholders, so mga lawmakers at program planners. Kasi po, ang resulta ng survey ay basihan sa paggawa ng programa sa pagsugpo ng problema sa malnutrisyon at kalusugan po sa ating bansa. Sir Onin, nais ko pong samantalahin din itong pagkakataon na i-anunsyo po ang pagsasagawa ng 2021 ENNS sa buong Pilipinas. Ito po ay nakaschedule sa last week ng April kapag na-lift na po ang ECQ status ng NCR at mga karatig probinsya. Yun lang po. Maraming salamat. Alright, maraming salamat po, Ms. Duante. Ngayon naman po, dumako tayo sa isa pang proyekto ng DOST-FNRI. Ito po ang Fortified Food for Women of Reproductive Age. Si Ms. Padrones, paano po, ma'am, nagsimula ang inyong programa? Nabanggit po ni Ma'am Chari na ang mandato nga po ni FNRI ay magsagawa po ng survey. Base po sa survey nito, nagde-develop po kami ng mga products na nagtutugon po sa mga nutritional problems po ng ating bansa. So, isa po sa mga natukoy natin na pagtuunan po ng pansin ay ang health po or nutrition ng mga babae po na 19,
nag-edad 19 anos pataas, yung mga pregnant women, at mga lactating women na din po. And then, ayon po sa Philippine Plan of Action for Nutrition, yung ating mga women po of reproductive age or WRA, yung mga pregnant women natin at lactating, ay kailangan po silang bigyan ng supplementation or isang nutrition-specific program po ay ang pag-supplement po ng kanilang pagkain. So kaya nga po tayo nag-develop po ng mga products na po pwede po nating magamit po sa supplementation program po ng Pilipinas. Ano-ano ang mga na-develop ng DOST, Food and Nutrition Research Institute, na para doon sa ating mga women of reproductive age? Mula po sa proyektong ito, naka-develop po kami ng powder. Ito po yung tinatawag namin multi-nutrient growth mix. So gawa po ito sa rice flour, dinadagdagan po namin ng vitamins at minerals. And then isang pakete po nito ay naglalaman po ng micronutrients po na base po sa ating recommended dietary intakes po. So pwede po itong magamit sa mga supplementation programs din po ng gobyerno, gaya nga po na nasabi ko. So yung powder na to ay po pwede pong idagdag po sa kahit anong food. So pwede po siya sa semi-solid foods, pwede din po siya sa solid foods. Now yung pangalawang produkto din po namin na na-develop, ito po yung MNERC or yung multi-nutrient extruded rice kernel. So gawa din po ito sa rice flour, and then dinagdagan din po namin ng micronutrients po para po sa mga WRA, sa mga buntis at lactating mothers din po. And so itong MNERC na to po, pwede po natin idagdag po sa bigas, and then magiging fortified rice na po yung bigas natin. So 3 to 4 cups po ng fortified rice na to ay makakapagbigay na po ng RDIs po para sa mga target groups na po. So nakagawa din po kami ng snack foods. Kasama po dito yung mga biscuit, yung mga cookies, and then yung food bars po na formulated din po sa mga WRA. So binawasan po namin yung sugar or minimum po yung sugar kasi nga po bawal po sa kanila yung matatamis po. And then yung ginamit po namin ng flavor, gumamit po kami ng local ingredients, and then yung pinaka-flavor po na ginamit namin ay yung malunggay flakes. Ayan po. Yun, lahat ng products po natin ay ready na po for commercialization. Mga produkto ba na ito na may potential na ma-commercialize ay pwede na mabili sa ating mga pamilihan? At ano ang inyong talagang plano para magamit itong mga produktong ating na-develop sa Food and Nutrition Research Institute? Opo, Sir Boy. Yung lahat ng produkto po natin, yung mga prototype po natin, ay ready na po for technology transfer. So, po pwede na po nilang i-adapt ito kasi nga po, base po sa results natin, acceptable na po siya. And then yung levels po natin ng micronutrients po ay pasado na. So, pwede po silang sumulat po sa aming director kung gusto po nilang i-adapt. I-address po nila kay Director Imelda Angeles Aldeca. And then dapat po, nakasaad po doon yung intent po nila. Ito po yung tinatawag namin na letter of intent para po maumpisahan po yung ating technology transfer agreement. So after po namin matanggap po yung letter of intent, magkakaroon po tayo ng mga consultative meetings po at doon po natin pag-uusapan kung ano pa po yung documentary requirements nyo, kung ano pa yung kailangan nyo pong malaman, kung gusto nyo yung mga katanungan, ika-clarify po natin yung doon sa mga consultative meetings. So after po natin ma-comply po yung mga requirements, magkakaroon po tayo ng technology needs assessment. Ibig po sabihin, titignan po namin or i-evaluate yung inyong kakayahan na mag-produce or mag-commercialize po ng mga produktong ito. So after nyo po napasa po yung assessment ng FNRI, magkakaroon na po tayo ng MOA signing. Ito na po yung licensing agreement natin. At doon na po, after notarization po ng MOA na yon, tsaka na po natin ita-transfer or ituturo po yung paggawa po ng mga product ng ito sa inyo. Pwede nyo na pong i-commercialize. Ayan. Ma'am Abby, tanong ko lang po, ano pong ginagawa po ninyo para masigurong safe at healthy yung mga food products na ito? Opo, Sir Oni. Lahat po ng mga produkto po ni FNRI, hindi lang po ito, ay isinasagawa po natin yung mga micro-test po para to ensure na safe po ito for human consumption. And then, kinakandok din po natin yung mga physical, chemical
test para po ma-determine po yung characteristics po ng ating product kasi nga po specific po siya for every product. So kailangan po natin siyang ma-uniform or yung mga production natin, kailangan natin siyang ma-uniform po everything. So kailangan natin i-set po yung physico-chemical characteristics niya. Kasama po dito yung moisture, yung water activity, yung ating color, ganun po itsura. So pangalawa po, since fortified po yung ating products, merong vitamins at minerals na dinagdag, kailangan din po natin itong ensure from production hanggang sa end po ng shelf life. And then lastly, yung pinaka-importante, kasi syempre po, hindi lang natin gusto na nutritious lang po yung food products natin. Kailangan din po siyang sensory acceptable na tatangkilikin po ng consumers. Kaya po, ginagawa po natin yung sensory evaluation po ng product. So, base naman po sa lahat ng results natin, safe naman po siya for human consumption and then pasok po yung levels ng vitamins and minerals natin and then consumer acceptable din po siya sa mga consumers. Alright, marami po salamat Ms. Abby Padones mula po sa pregnant and lactating women. Dumako naman po tayo sa mga senior citizens. Ayon po sa Philippine Statistics Authority noong 2018, nasa 8.2% ng ating populasyon ay mga senior citizens. At ayon po sa DOST-FNRI, noong 2019, nasa 45% ang prevalence ng malnutrition sa kanila. Alamin naman po natin ano ang programa ng DOST-FNRI para sa ating mga kababayan senior citizens. Makasama po natin si Ms. Hazel Lat. Ms. Hazel, ano po ba ang programa ng DOST-FNRI na isinasagawa po para sa mga senior citizens? So, sa ngayon po, it is very relevant to discuss the topic po ng nutrition and aging or yung tinatawag po nating geriatric nutrition. Not only that, we saw firsthand po how our Filipino elders were directly affected po nitong COVID pandemic. Like, hindi po sila pwedeng lumabas. Mm-hmm. Hindi po sila pwedeng madalaw ng kanilang mga kamag-anak. So, posible pong magkaroon ng depression or nagkakaroon po ng kalungkutan. And isa po sa mga challenging din po ay ang pagpapatupad ng food and nutrition program to ensure na healthy pa rin po yung kinakain nila. So ngayon po, nutrition is a key determinant to healthy aging. It is in fact recognized po as one of the contributory factors sa healthy aging. Lalo na po at ngayong 2021 to 2030 ay idineclare ng UN General Assembly ang Decade of Healthy Aging. So the Department of Science and Technology po through FNRI is committed to conduct mga dedicated R&Ds po for nutrition and aging and try to generate mga fundamental information po and food product development that would lead to applied nutrition solutions for Filipinos, ultimately contributing to their nutritional status, daily functions to perform their daily activities and improve quality of life. To concrete po, isa sa mga researchers po na isinasagawa ng DOST-FNRI ay ang study po regarding relationship of body composition to the functional capacity and quality of life of older Filipinos in selected provinces in the Philippines. Ito po ay isang special na survey na nais na makakuha ng mga datos na hindi po madalas na nakukuha sa mga survey tulad ng body composition, functional capacity, quality of life, yung mga information po sa kanilang health and nutrition environment. In addition po, alamin din po namin dito ang kanilang energy expenditure sa pagsasagawa ng mga simpleng ehersisyo po na naaangkop sa kanilang edad. Nabanggit mo ang functional capacity at quality of life. Paano mo i-define ang mga terms na ito na ginagamit sa inyong pag-aaral? At ano ba ang gusto natin maging output sa pag-aaral na ito? Yes, Secretary Boy. Ang functional capacity po or yung functional status ay ang abilidad po ng isang individual na gawin yung mga activities na nagre-relate po sa self-care and daily living, kagaya po nung paliligo mag-isa, pagbibihis at pag-aayos ng sarili. Ito ay reflection din po ng abilidad ng isang individual na mabuhay ng independent at makarelate sa outside environment niya. Generally po, pag poor po yung health niya and physical disability, nakaka-apekto po ito sa functional capacity. So, pag nag-decline po yung functional capacity during old age,
ina-attribute po ito sa maraming factors, kagaya po ng nutritional status na kadalasan pong ina-associate sa pagtanda. Ayon naman po sa WHO, ang quality of life or ang QOL ay ang perception ng isang individual sa kanilang posisyon sa buhay, sa konteksto po ng kultura at value system kung saan po sila kabilang. At ang relasyon nito sa kanilang mga goals, expectations, standards at mga concerns. Ang quality of life po ay kumakatawan sa pangkalahatang well-being at happiness po. Kasama na po dito ang pag-access sa mga serbisyo, oportunidad sa trabaho, kasama na din po ang emotional, spiritual at physical health. Pinaniniwalaan po na ang mga tao na may mga mabababa na QOL ay mas mataas ang risk na magkaroon ng mga hindi magandang health outcomes kumpara sa may mataas na QOL. Bukod po sa body mass, titingnan din po namin ang body composition. Napaka-importante po kasing pag-aralan nito lalo na sa mga senior citizen dahil habang tumatanda po, nagbabago ang body composition. Lalong-lalo na po yung muscle mass dahil bumababa po ito at tumataas ang body fat percentage. Maliban dito, ayon po sa mga pag-aaral, ang muscle mass po ay isang critical predictor ng lifespan ng mga senior citizen. Kung mga mababa po ang muscle mass ng older persons, pwedeng magkaroon po ng muscle weakness and with that, hindi po or hirap po silang maka-perform ng mga daily activities, so magiging dependent po sila sa mga ibang tao o sa mga pamilya po nila. Ito pong studies na ganito ay hindi pa masyadong nasusuri dito sa Pilipinas. Kaya po committed po kami sa DOST FNRI na pag-aralan po ang body composition, quality of life, and functional capacity ng atin pong mga senior citizen. With regards naman po, Secretary Boy, dun po sa tinatanong yung magiging outputs, maliban po sa mga, syempre, pag-publish natin sa mga high-impact journals, we look forward po na ito po ay maging magtuloy sa science-based nutrition policies for our dear senior citizens. With this po as a fundamental research, makakakuha po tayo ng clear understanding on the relationship of body composition, quality of life, functional capacity, and yung mga environmental variables po, kagaya po ng pag-incorporate namin ng proximity ng location na isang senior citizen sa pag-access niya ng basic needs. Kasi kaya naman po pala, halimbawa, kaya po pala yung isang senior citizen ay masakitin, malayo naman po pala siya sa mga health center. So, yun po yung isa sa mga aaralin namin. And yung kung gaano po siyang kalapit sa mga tindahan para po mabili yung mga needs niya. I-share ko lang din po na through this project, we aim to set up po a nutrition physiology and aging laboratory that would enable us to conduct more studies on older persons. This is important po sa pagkala po ng mga data, lalo-lalo na po sa caloric requirements and physical activity recommendations for older Filipinos. Now, we encourage po other institutions or organizations to collaborate po with us to conduct po more studies. We at DOST FNRI will be happy to share our expertise in food and nutrition through this research trajectory. Salamat, Hazel. Actually, ako ang nag-insist na isama itong topic na ito sa usapan ngayon. Alam mo naman siguro kung bakit. Ano? Pero marami na tayo nagawang pag-aaral sa FNRI na may kinalaman sa mga infants, sa mga school children, sa mga lactating mothers. Okay? Pero parang ngayon pa lang yata tayo magsisimula ng pag-aaral para sa mga nutritional needs ng ating mga senior citizens. Ito ba inaumpisahan na? Itong paral na ito? Sir, ito po ay nagsimula po nitong March 2021 lang po. Uh-oh. So tatagal po ito ng 24 months. So maliban po sa study na ito, we look forward po to conduct more R&D in the area of geriatric nutrition in collaboration po with other organizations and expertise providing local science-based recommendations or solutions para po sa ating mga kababayan na senior citizens. Thank you po. Thank you. Maraming salamat, Ms. Hazel. Lahat, ika nga nila, lahat ng age group talagang dapat bigyan ng pansin. Mula po infant, children, adults, pregnant women, at pati senior citizens. Muli, maraming din po salamat kina Ms. Kay, okay, Ms. Charmaine A. Duante, at Ms. Abby L. Padrones. Sa aming pong pagbalik, sasagot din ni Secretary Boy, ang mga katanungan ng bayan, wag po kaalis. Magbabalik pa ang viewers report.
Oras na para sa kundi ni Secretary Boy ang tanong ng bayan. Para po sa unang katanungan mula kay Charita Lucy, reporter ng Manila Bulletin. May we know the key highlights of the survey, like the top five diseases in the Philippines and the most affected sectors? Yan po ang ganyan ang katanungan. So, sir, actually, itong top five diseases ay report po ito ng DOH. So, ang mga pinag-aaralan po ng FNRI is more on the risk factors to non-communicable diseases. So, doon po sa lumalabas na pag-aaral ay marami rin pong proporsyon na merong diabetes, may mataas pong presyon, may yung proportion or dami ng mga currently smoking at mga taong engaged into binge drinking, yung physically insufficiently active na mga individual. So, yung po ang pag-aaral na ginagawa po ng FNRI. At ito po ay, ang reporting po dito ay based on the prevalence by age group. At makikita po ang report na ito, naka-upload na po ito sa aming e-nutrition website. So, kung gusto po ninyong malaman ang the latest results, which is the 2019, bisitahin lang po ninyo ang aming e-nutrition website. Salamat po. All right. Ito may katanungan mula kay Bel Sorara ng Radyo Avila. Saan pong lugar sa Pilipinas ang may pinakamataas na bilang ng mga babae na kulang sa fortified foods? Doon po sa aming pag-aaral, actually, ang dietary component po, the latest survey result ay nailabas po, which is the 2018. So doon po ninyo ulit makikita kasi kung ano po yung concern nyo talaga, comprehensive po yun. And then ipipitch ko rin po that the result of the 2019 dietary component of the 2019 ENNS ay ire-report po namin mga last week of May. So ganun po, doon po ninyo malalaman lahat. Yung gusto nyo pong malaman on the nutrition and health ng buong Pilipinas based on the latest survey in 2019 ENNS. Sa e-nutrition website po. I-type nyo lang po. Thank you, Sherbin. Ito po ang tanong ni Ms. Narisa Pichos ng DWBL. Paano natututukan ng FNRI ang naging resulta ng survey? Ano po action nila para makarating sa mamamayan ang resulta at paano ito i-monitor? Siguro, umpisahan ko by saying that we are actually part of the National Nutrition Council. No? So, ang mga ginagawa ng FNRI ay isa sa mga inputs na ibinibigay sa National Nutrition Council. At ang pagpaplano naman ng mga interventions talaga ay sinusupervise ng ating National Nutrition Council. So, kami ay nakatuon sa pagbibigay ng serbisyo, lalo na dun sa mga local government units na gustong mag-implement ng aming mga technologies na may kinalaman sa nutrition interventions. Tama ba ako, Charmaine? Yes po, sir. Opo. Kasi po tayo, yung ating datos ay nagiging basihan po. So, doon po sa ating mga pag-aaral, nire-recommenda po natin yung resulta po natin doon sa mga implementing agencies po, sir. And even doon po sa ating policy makers, kasi po nagkakaroon din po tayo ng dissemination sa ating policy makers po, sa iba't ibang sektor po ng mga ngailangan ng ating datos. Salamat po. Alright. Maraming salamat po. Isang katanungan pa, ma'am, Secretary. Ito'y tanong ni Jaime Quinto, program host ng DZME. At mula kay Divine Reyes, ang managing editor ng Unlad Bayan and our news weekly. May chance po ba na gawing 5 times a week ang fortified food sa mga public school? Sir, hindi ko diretsong masasagot din po dahil ang aking pong division ay kami po yung in charge po in the assessment. Opo. So, may other, kasi po, ang ano yan ay dugtong-dugtong po, may other divisions or other agencies that is in charge for the recommendations po. Okay. Thank you. Huling katanungan na po ito mula kay Mary Tenorio ng DZEC. Ano po mitigation ang ginagawa po ng DOST para sa hunger and malnutrition sa gitna po ng pandemic?
Eh lahat naman ng aming ibinabalita na ginagawa ng Food and Nutrition Research Institute ay pagtulong namin diyan. Kaya nga yung ating anti-hunger czar, si Secretary Carlo Nograles, ang ating cabinet secretary, ay napaka-close na ngayon sa Food and Nutrition Research Institute kasi napakaraming bagay na siyempre kailangan ikuha ng advice mula sa FNRI. At sila ang nakakaalam kasi mula sa pagpaplano ng mga meals, kung ano ang mga tamang kombinasyon ng pagkain, kung paano ka makapagpe-prepare ng mura na ay masustansya pang pagkain. Doon naman sa ibang aspeto, siyempre, yung may kinalaman sa agricultural production, ayan ay sinasagawa ng ating Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources R&D. Kaya kami nakikipagtulungan din sa Department of Agriculture kung ano ang kailangan nilang teknolohiya na nagamit na nagawa na natin para nang sa ganun ay mas tumaas ang produksyon, productivity at mai-adapt ng mga ating farmers and aquaculture entrepreneurs ang ating mga teknolohiya. At sa panig naman ng pagpuproseso, kasi isang malaking bahagi din yan, sabi nga natin, kailangan kumpleto yung ating pag-aaral at pagtulong na may kinalaman sa food value chain, ay yan ay sinusuportahan ng ating Philippine Council for Industry, Energy, and Emerging Technologies R&D. At ang isang very active dyan ay ang ating Industrial Technology Development Institute. Pagagaling ko lang doon sa ating webinar ng ating back-end innovation hub, yung ating modular multi-industry innovation center na may kinalaman sa pagproseso ng mga agricultural produce. Ito ay kadugtong or improvement pa ng ating pagsiset up ng food innovation center sa lahat ng rehiyon at pagtulong sa iba't ibang state universities and colleges at iba pang HEIs or higher educational institutions na mag-set up ng kanilang mga research at laboratory processing sa kanilang para sa food processing sa kanilang mga universidad, sa kanilang mga rehiyon. So, mahaba ang sagot, Meli, sa isa iyong maikling tanong. Okay. Maraming salamat po, Check Boy, at sa ating po mga naging panuhin kay Ms. Ami Padrones, kay Ms. Hazel at syempre po kay Ms. Charmaine Duarte. Secretary Boy, baka may mga nais ka pang sabihin. Ilang oh, hapon sa... ngayon ay Biyernes Santo at dapat ay sabi nga nila ECQ, Encounter Christ quietly. Ang masasabi ko lang ay there is a time for everything and I think this is the time to reflect and to communicate with our Creator, with our Almighty, and to ask for mercy so that we will be spared already from the sufferings that we are having. I will not talk anymore about technology in closing. I just want to say that let us spend time for reflection and for prayers. Thank you. Maraming salamat, Perfect Boy. Mga kaibigan, abangan nyo rin po ang Bantay Bulkan tuwing Martes at Expert Talk Online tuwing Merkules. Alas 5 po ng hapon kasama si Ms. Jen Miranda sa DWSTV Facebook page at YouTube channel. Mas marami pang balita mula sa mundo ng siyensya at teknolohiya ang ating pag-usapan kaya tutok lamang kayo tuwing Biyernes alas 4 ng hapon dito sa DWSTV Facebook page. Ako po si Oling Miranda. Ito ang mga balitang may kinalaman sa siyensya at teknolohiya para sa bawat Pilipino straight from the SNT Authority ng Bansa. Ito ang DOST Report.